Ang artificial intelligence o AI na pwedeng makatulong para mapadali ang trabaho, maaari ring magamit sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Gaya na lang ng mga litratong mukhang totoo pero hindi pala. Paano nga ba makikilatis ang AI-generated image sa hindi? May report si Von Aquino. Ang larawang ito ng dalawang babae nanalo sa Creative Open category ng prestihiyosong Sony World Photography Competition. Pero tinanggihan ng German artist ang award. Sabay sabing ang kanyang entry, generated ng AI o artificial intelligence. Isinali raw niya ito sa contest para malaman kung handa ba ang mga kompetisyon na matukoy kung ang mga entry ay totoong kuha o AI images. Kamakailan, marami rin ang napaniwala sa litrato ng ilang Hollywood stars na nasa Divisoria na gawa lang pala ng AI. Kung ang mga itinuturing na eksperto sa mga litrato na lulusutan, paano na lang ang mga ordinaryong netizen? Yan ang sinubukan namin ang ipakita ang isang litrato ni Pope Francis. Ay, hindi siya po edit. Edited na siya. Because at this age, yung skin niya, yung face niya, parang nag-smoothen siya or hindi siya ganun kasagi yung skin niya. Ayon sa isang AI expert sa AI-generated image, makikilatis na tila hindi normal ang hugis ng kamay. The edges, not like the finger edges, what I would expect. Pati na rin ang mukha. When it looks very perfect, very clean, it has a nice angle towards the camera, then I'm already inclined to say that this is an AI-generated image. Bukod sa images, kaya rin mag-generate ng texts ng AI. Pwede mo itong utusang gumawa ng application letter o magsulat ng research paper. Pero huwag daw pakasiguro dahil hindi lahat ng lumalabas na impormasyon gamit ang AI tools ay tama. Maaaring nakakaaliw o pwede rin namang makapanlindang ang mga AI-generated images. Pero ayon sa isang AI expert, malawak ang potensyal ng AI na ginagamit na rin sa mga negosyo. Pwede raw itong mag-generate ng image ng isang artificial model para sa ads ng isang produkto. At pati mga kanta, kaya ng AI na lapatan ang boses. Ginagamit na rin daw ang AI sa medical field sa ibang bansa tulad sa breast cancer screening. Sa lawak at dami pa nang pwedeng magawa gamit ang AI technology. Sana raw magamit ito para sa pag-unlad at hindi sa pagpapakalat ng maling impormasyon. I think the right answer is not to stop technology, because it will advance. The right answer is to put in regulations that we can control this in a right way. Von Aquino, nagbabalita para sa GMA Integrated News.